Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Matapos ang mga usap-usapan sa social media, tila naging mainit na ang tensyon sa pagitan ng unang ginang na si Smags at pangalawang pangulo Sara Duterte. Ayon sa mga balita, hindi umano nakapalag si Smags nang harapin niya o nang harapin siya ng matapang na si VP Sara na kilala sa kanyang walang takot na disposisyon. Naging usap-usapan sa publiko ang diumanoy hamon ni VP Sara kay Smags kung saan tinawag niyang nagtatapang-tapangan ang unang ginang. Ayon sa mga ulat, nagbanta si VP Sara na hindi siya magdadalawang isip na sagutin ang anumang pang-aalipusta o anumang bintang laban sa kanila o kanya kahit pa ito'y manggaling sa pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa. Ipinahayag ng ilang saksi na tila nang hina si Smags at hindi nakasagot sa mga pasaring ni VP Sara. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito, lalo na't kilala si Smags sa kanyang impluensya at presensya sa Malacanang. Subalit, sa pagkakataong ito, tila hindi siya nakaporma sa harap ng pangalawang pangulo. Samantala, maraming netizens ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa social media. May ilan na pumupuri kay VP Sara at sa kanyang tapang at paninindigan. Habang may iba naman na nagbigay suporta kay Smags, sinasabing walang dapat patulan sa ganitong uri ng komprontasyon. Patuloy ang pinag-uusapan ng publiko ang isyong ito at inaasahang magkakaroon pa ng mga susunod na kaganapan habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang babae sa bansa. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Yes. So, bakit tayo kumasa, ma'am? Bakit tayo kumasa dun sa hamon, ma'am? Well, yes, kasi naririnig ko na panawagan siya ng mga tao. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, ganun doon talaga, VP, no? Kasi alam naman namin na negatibo kayo, no? At yung estado ng pag-iisip nyo, estado ng ano pa lang, yung physical pa lang na observasyon natin dito sa mga Duterte na to. Nakita ko natin si Mayor Baste ng personal. At tayo ay naniniwala na yung mama na yun ay hindi ho gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Kasi pagka gumamit ho kayo, yung panga nyo, hindi nyo makontrol yan. Yung mukha nyo, sobrang dry. Kahit anong moisturizer gamitin nyo dyan, talagang sobrang dry ho yan. Pero kita nyo naman ho, yung complexion nitong si VP Sara, talagang nag-glow ho siya, di ba? Tuloy mo natin. Pag ganun na yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan. Correct. Yung hinihingi ng taong bayan. Ganun ka-importante, ma'am, na yung mga leaders ay mag-undergo sa drug test. And sa tingin po ninyo, kailangan pa ba talaga ng batas para sumailalim sa mandatory drug test o kailangan kusa na lang yan? Ano ba naman tong press na to? Natural yung mga bangag, hindi naman magkukusa. Bangag nga sila eh, kung nakachamba sila sa pamahalaan. Natural, kailangan ng batas yan. Loko-loko pala to press na to eh. Dapat pa ba magkaroon tayo ng batas sa daan? Pagka nagkamali tayo, edi magkusa na lang tayo pumunta sa LTO, magmulta. Ganun ba yun?
Natural kung meron kang ginagawang kasalanan, di ka aamin dyan. Minsan, yung mga press, ay, ayusin yung tanong. Ah, kasi nagmumukaw kayong ano eh. Ano ba sa ano, sa News 5 ba yan? Sa GMA? Ano, voluntary, ganon? May pinoprotektahan ba kayo na ayaw niyong ipa-drug test? Bakit niyo ilinalabas yung issue ng voluntary na yan? Kung gumagana yung voluntary na yan, wala, hindi na sana naging pangulo yung si Marcos Jr. Ano ba yan? And sa mga leaders natin. Oh, well, yes. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Okay? Ayun! Napakalinaw ho ng mensahe ng ating Vice Presidente. Nahanda ho siya na kakausapin niya ang kanyang mga kapatid, sabay-sabay na lang daw ho silang mag-undergo ng hair follicle drug test. Anong masasabi niyo dyan? Comment react ho kayo. Eh sana dito sa mga media na to, ayusin niyo ho yung pagtatanong sa lumot. Nagkamali ka sa daan, pupunta ka ng LTO. Nagkamali ako. Ito, babayad ako ng multa ko. May, wala hong ganun nangyayari. Hindi ho yung applicable sa totoong buhay. Ano yung magpapatest ako para makita nila na drugista ako. Ganun ba ho yun? Hindi yung ganun. Pagka kayo gumagawa ng illegal, talagang itatago nyo yan. Pakakapalin nyo yung mukha nyo at sasabihin nyo sa mga kasama nyo, sige, magpatest kayo, wala akong pakialam kasi wala namang batas na nagsasabi na kailangan akong i-drug test. Ah, gagawin ko gusto ko, magbabangag ako araw-araw, yung pangako eh, hindi ko patitigilin sa paggalaw. Ganun ang mangyayari dyan, mga kababayan. No, naturingan pa naman kayong... Okay na, sige na ho. Commentary ako kayo dyan. Pakinggan natin ang pinaka-latest na... Pero sigurado tayo, hindi sa SMNI yung nagtanong na yun. Malamang sa malamang GMA o TV5 yun. Dyan sa pinaka-latest na press con ng SMNI. Ha? Ito ho, mga kababayan. Pakinggan ho. Mabuti binuksan mo kagad doon dahil nakakalungkot, no? Nakakalungkot ang pagyayari dito sa Davao City. Hindi naman para sa mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ, kundi sa buong Mindanao. Dahil unang-una, ito pong walang kakwenta-kwentang pag-checkpoint nila. Naabala lahat. Hindi lang taga Davao, pati taga Butuan, taga Caraga, taga Cotabato. Gawa ng dito ho nila mismo nilagay sa bukana ng international airport. So, nagkaka-delay-delay yung iba, naiiwan na ng aeroplano. Sa pambubwisit lang nitong mga tauhan ng National Police. Perwisyo talaga itong mga PNP na to. Si Torre lang may utos nito. Dahil, sino pa naman si Torre? Ano lang siya, regional commander lang. Ako, naniniwala ito, talagang may kumpas galing sa taas, no? Oh, pinakataas. Ang pinakamataas naman ay si Bongbong Marcos. At saka nakakahiya, no? Nakakahiya doon sa mga matitinong pulis sa buong Pilipinas. Imagine mo, nag-aral ka ng college, nagtapos ka para makapasok ka ng pulis. Hindi na ako kasi ngayon pwede yung second year college lang eh. Graduate ka ng baccalaureate degree. Karamihan dyan, criminologist pa. Pagkatapos, pa-uniformuhan mo ng full battle gear, tapos ipapa-counterflow mo, pagkatapos, ipapa-jogging mo, ha? Lahat ng kawalan na respeto sa uniforme. Dati-dati po, kami dito, pag nakakita kami ng pulis, sumasaludo kami dahil tuwan-tuwa kami, dahil nalinis ang Davao, naging matahimik. Ngayon, pag nakakita ang mga ordinaryong bata, lalo na yung mga estudyante, nanginginig sa takot. Kasi nga, yung dinaranas nilang pandarahas, kapareho nyo, nakikita ninyo, sumasalungkot sa traffic. Dito pa lang, tagapagpatupad ng batas, sumasalungat na sa batas. O diba? Anong pinapamulot natin sa tao? No, kaya, ito ay isang napakapangit na experience. Lalo pa, tinaon pa na kadayawan, isang buwan na festival, imbis na i-welcome, natutuwa yung mga, ang dami kong bisita. Parang gusto natin pumasyal sa Davao ngayon, nakadayawan festival, no?
Pasyal ho kaya tayo dyan sa Davao, no? Tapos mag-meet and greet tayo sa ating mga kasama dyan. Kala mo, meron talaga mga kasama sa Davao. May meet and greet talaga si PH update. Pasyal lang kaya natin itong si Sir Jason sa... Sir Jay, pwede ba akong pumasyal dyan sa ano? Dyan sa ano mo? Sa bahay mo? May galing Amerika, may galing Thailand. Lahat sila ang unang sinasabi nila, is there a war going on here? Ang hirap sagutin. Siguro kinakailangan sabihin na natin, oo, meron. Nakikipag-gera tayo sa mga tarantadong pulis. Unfortunately, naawa ako kasi ito, ano sila eh, tinignan ko lahat yung marking kahapon ng madaling araw habang nanunood kayo sa kanila. Ako naman, gabas ng gabas, no? Lagari ng lagari. Kasi sinisuwerto ko kung saan ba talagang unit. Sila ay galing sa Regional Mobile Force ng Region 11. Imagine mo, these are people, kumbaga sa army, rangers to mga ito. They are trained sa kabukiran. Tapos pagjajagingin mo sa Philippine-Japan Friendship Highway, para mong tinatarantado. No? Pangit, no? Ito mo, nahihiya sila eh. Mismo, kasi nakausap ko yung iba kahapon. Nahihiya sila, kaya lang, sabi ko sa iyo, hanggang kailan nyo titiisin? Kasi mabuting lang, hindi ako nagpulis eh. Siguro makakapatay ako na general. Huwag ka ngayon, uutusan ako na general. Ibang klase talaga itong si Sir Jay! Matindi ko talagang bumalagbag to. Gagaguhin ako. Baka nauna ko na siya ilibing. Pero Sir Jay, sabi nila, may naririnig tayong mga information na ito daw ay isang form of punishment sa mga kapulisan dito sa Davao. Yan, yung grupo na yan dahil nakapag-conduct po ang NBI dito ng matiwasay na pagsiserve ng alias sa warrant of arrest. Well, dapat silang mahiya. Kasi ang mga NBI, kaya naman ako, nung nanunood ako noon eh, kasi naka-live kayo eh, sabi ko, ito isang pagpapakita kung paano ang proper way of serving a warrant of arrest. Correct. No? Kasi nga professional, abogado, yung mga taga-NBI, criminologist, eksperto sa investigasyon. Eh, pagpapadala ka rito ng SAP, ang eksperto noon, search and destroy. Eh talagang, kaya antimano, ang ginawa nila noon, sumampa na lang bigla eh. Oh. Kaya, Mr. Torre, kung gusto mong balik yung respeto, ako hindi naman naniniwala na lahat ng general kasing ano eh, kasing brusko ni Mangkulas eh, no? Mangkulas? Naniniwala ako maraming dissenting official ang PNP. Kaya dapat sila ang mamagitan na. No? They should put sanity. No, into the operations of the Philippine National Police. Because otherwise, pag nawala na yung respeto niyan, sabi nga sa Tagalog, pag ang tiwala, ano, ang pagtitiwala, pag nawala yung titiwala, disgrasya. Di ba? Kaya dapat hindi mawala yung titiwala, pagtitiwala. At gano'ng katotoo itong... mga reports na natatanggap natin na naniningil na daw ang United States of America dahil kalahati doon sa kanilang itinalagang pabuya para mahuli ito si Pastor Apollo Quiboloy ay tila mo nakubra na yata. Again, Sir Jay, hindi po ito ano, hindi po ito kinubra ng mga opisyalis sa baba. Ah. Mm-hmm. Ito po ay malamang sa malamang nakubra ng mga opisyalis na nasa taas. Kaya talagang yung pressure ibinababa na nila sa mga kapulisan para talagang mahuli ito si Pastor Apollo Quiboloy. At again, ito po ay isang pastor. Hindi po siya isang terorista o hindi siya saka most hindi wanted siya, sa Pilipinas. Hindi pa siya nahusgan. Ngayon, ako ayaw kong maniwala na mukhang pera si Torre. No? Kasi parang lumalabas kung totoo yan. Hindi mukhang pera na yung mga general, no? So ako ayoko pang paniwalaan yan, bagamat marami na ako naririnig, no? Lalo na doon sa mga nagpapalasto, nagpapawetting dito. Oh, ayoko paniwalaan, alam mo naman ako, gusto kong maniwala yung nakikita ko mismo eh. Oh, na tumatanggap sila eh. Oh, pero sana hindi, no? Kasi kawawa yung mga nagagamit itong pobreng mga patrolman, corporal,
No, tapos ang magkakamal lang yung mga opisyal. Sana hindi totoo 'yan. Pero kung totoo 'yan, aba kaya siguro nagkaano aligaga. Ang tawag yata sa Tagalog niyan, aligaga po. Aligaga, aligaga. Pressured sila. 'Di ba? Pastor nga eh. Alam mo, yan ang isang ano eh. Yan ang tapos hindi ka pa ano ako talagang hindi ko malaman kung matatawa yung anak ko gusto mag-aral ng abogasya. Sabi ko, nak, sandali, maghunos dili ka. Sabi niya, bakit tayo? Sabi ko, tingnan mo, kukuha ka abogasya. Pagkatapos, anong tawag nito? Saan ka nakakita ang kaso rape? Dinismiss. Binalik. Nung binalik, meron ng ano, meron ng human trafficking. Hindi pa natuwa sa may dinagdagan ng human trafficking, dinagdagan pa ng ano, ng money laundering. Sus Mario Josep, maglalaba lang ng panty, isasama pa yung ano ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Parang obvious eh, parang halata na ang intensyon mangamkam. Eh, correct. Dati nang na, 'di ba, nabansagan na nga yung mga Marcos, mahilig mangamkam. Hmm. Ako ayoko sana ng maniwala eh, pero mukhang gusto ko na maniwala eh. Maniwala ka na, Sir J. Maniwala ka na. Yung talagang pakay nila kunin yung ari-arian ng KOJC. Tayo ay naniniwala doon. Base kasi sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, talaga huyo ng pakay nitong si Marcos Jr. Kukunin ng Estado at ibubulsa ng mga walang yasa sa pamahalaan yung mga ari-arian ng KOJC. Yun ho yun. Di ba? Maniwala ka. Tanungin natin si Tamba, nakaganyan si Tamba eh. Tamba, tama ba yung suspecha ng mga kababayan natin? O, 40 pesos rice, pagkain daw ng aso. Ayun o. Dog rice. Dog rice, 40 pesos. Totoo yun. Malapit na. So, okay. Siguro, madagdag ko lang ano. Kasi, bakit bigla-bigla merong press con kayo rito? Sabi ng, yung mga nadadaanan ko, no, sa syudad. Kasi, nakatanggap po kami ng ulat, nalulusob na naman. No. Itong mga bata ni General ano Diwata, no? Oh, ni General Torre. Ngayon, mabuti naman, no? Na timing naman kasi dumating si Vice President Sara, nakauwi dito sa Davao para ma-witness niya, no? At saka si Senator Bato, nandito na rin. Senator Go. Kaya very timing. Oh, kung itutuloy nila mamaya yung kanilang plano, aba eh, bukod sa live tayo worldwide, makikita ng ating mga national leaders kung ano ang gagawin nila. Oh. Baka kaya hindi na sila nag-jogging kanina. Kasi nagko-conserve sila ng energy para paglusob dito. Or baka dahil alam nila nandiyan sila Inday Sara. Kasi sabi nga nila, pag nandiyan ang pusa, magtatago ang daga. Wait, can I, ano? Oh, pero ako naniniwa, spokesperson akong idadagdag kasi sinabi mo magkahalin, may pagkakaiba yung mag-amang Marcos, di ba? Meron pang isang malaking pagkakaiba. Although magkahalin tulad sila sa pagiging diktador at saka mga yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong i-sequester ito, di ba? Mag-ama na mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at huwag nating kakalimutan 'yan. Okay, so pero may isang pagkakaiba sila. Ano walang gagawin nila sa lahat ng pera na yan? No? Minsan napapaisip tayo, no? Hindi pa ba sapat yung pera ninyo, kayong mga mayayaman, kayong mga oligarko? Wala ba talaga kayong kabusugan sa pera? Ano bang ang gamit ng pera sa inyo? Yung mga amigo't amiga nyo, talagang paramihan kayo? Yung tipong dapat mas marami ka sa amiga mo o kaya sa mga amigo mo? Ganon ho ba yun? Ito mga mayayaman na to, hindi ho natin maintindihan. Kung tatanungin yung mga ordinaryong Pilipinong kagaya natin, eh maging hawa lang, maging komportable lang, no? Yung di naman nagkukulang, pero yung sapat ba para matustusan yung mga pangangailangan? Yun lang ho pa na karamihan ng mga Pilipino, yun lang ho mga kababayan ang kanilang gusto sa buhay. Pero itong mga mayayaman na ito, ba't walang kabusugan sa pera? No? Binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong Junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit hindi ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano ang cocaine addict. Nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos presidency. At ako, lagi ko nakokonekta ko lahat yan
sa pagkalulong niya sa cocaine, na hindi naman niya dinideny at ayaw na ayaw niya na magpa-drug test, no? Talagang wala siyang iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol diyan. May tanong lang ako kay Spokes, ano ba 'yon? Pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka wala na ba si Spokes. Kapag yung kakayanan ng pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit na pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya'y gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntirian ng Malacanang, ako po ang pinagbibintangan na ako daw ang source ng video. Kaya ang order ni Speaker Romualdez, gurgurin yan si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Baharlika po ay kasama ninyo dati. Siya po ang pinaka-loyal sa lahat ng loyalist. Nagtataka pa ba kayo na makakakuha siya ng mga ebidensya na dapat manggaling lamang sa napakalapit sa inyo? Siya po ang number one loyalist ninyo. Ako po, wala akong kakilalang loyalist sa totoo lang. Dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero tayo po'y nabigo. Talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora at sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasinungaling o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga dahil yan nakakaapekto sa desisyon kung siya ay makikipag-gera sa isang gera na hindi niya papapanalo, at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng walang tigil na taas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan. So panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Yun ho talagang number one na ano na dapat gawin itong si... Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!